Mayroon akong i-share ngayong oras na ito, patungkol ito sa mag-asawa. Ang sasabihin kong ito, i-base natin sa Bible para hindi kayo magsasabi na salita ko lang ito o salita sa iba. Amen. Amen. Kaya dito tayo kunin natin ang verse na ito para sinasabi ng sasabihin ko ngayong umagang ito, sinabi dito sa Ephesians chapter 5 verse 22. Take note natin, mga kapatid. Sinabi dito sa English, wives, submit yourself unto your own husbands as unto the Lord. Amen. Ibig sabihin, tayong mga asawang babae, mag-submit tayo kahit anumang mga bagay sa ating mga asawang lalaki. Mga, pero hindi mga, isa lang. Masabi ko itong mga kasi si Jesus kasama natin dito. Submit natin sa asawa, higit sa lahat, yung nakakataas, si Jesus. Amen. Kaya kailangan natin, mga kapatid, na may asawa, kailangan natin i-trust natin ang ating asawa in one word lang. Submit to your husband, submit to our husband, especially submit to Lord Jesus. Amen. Kaya sabi dito, husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it. Ibig sabihin, ang 25 na nagsasabi dito, ang ating asawang lalaki, masabi ko asawang lalaki kasi babae itong nagsasalita, asawang babae. Love your wives. Ang asawa naman dito, direct to the point, ang asawang lalaki. Mahalin ninyo ang inyong asawa. Katulad kay Kristo, na minahal niya ang buong church, ang tayo diay, ang church na sinasabi, and gave himself for it. O, sa 26, sinabi dito, that he might sanctify the cleansed is with washing of water by the word. Ibig sabihin, ang isantify natin ang bawat isa at linisin at hugasan pamamagitan ng tubig ang salita ng Diyos. Amen. Naintindihan natin ang bawat isa na ang pagsasubmit natin sa ating sarili through Jesus and through our husband. Kailangan sa salita ng Panginoon, magiging masaya tayo ng ang salita ng Diyos nagbibigay sa atin ng kapurihan para sa Kanya. Kasi pati tayo pala ay pinagsasabihan, submit yourself one to another in the fear of God. Amen. Yung kailangan natin, magkaroon tayo ng isa't isa ang pagsubmit na may takot sa Diyos. Ibig sabihin dito sa 21. Amen. Kaya mananatili tayo. Mayroon tayong mga sekreto, kaya karamihan sa mag-asawa may pag-aaway. Pero pag may Kristo, malaya tayo sa ating mga problema. Amen. Kaya po rin ang Panginoon, ito lang, maiksi lang ang mensahe, pero malaman sa buhay natin bawat isa. Address ito sa mga mag-asawa. Amen. Thank you, Lord. God bless.